Dahil sa biglang pagbago ng mga kaganapan sa paligid, wala nang nagawa ang kanilang pangkat kung hindi ang umatras upang magsikumpulan. Eseng, umatras na muna tayo. Patungo sa kinaroroonan nila Timo. Batid kong seryoso na ang mga intiwar na tayo ay ubusin. Wika ni Ermetanyong Tasyo. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, dali-dali rin naman niyang tinugon ang nais ng kanilang guro. Habang umaatras sila noon, panay naman ang pagprotekta sa kanila ng nilalang na tinawag ng kanyang gabay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad paatras, panay naman ang pagtawa ng pinuno ng intiwar na parabang ito ay nang iinsulto. Hinahayaan na lamang yon nila Eseng sa kadahilan ng iniiwasan nilang magalit ang kanilang kaaway sa kanilang pangkat. Maaari kasing ang tinatamasa nilang oras noon ay biglang maubos dahil sa maaaring kahantungan ng kanilang pakikipag-usap. Paglalarawan ni Eseng sa kaanyuan ng pinuno ng mga intiwar, nababalot ito ng namumulang balat na bumibitak-bitak na halos maihahalin tulad mo sa isang tuyot na lupa na dinaraanan ng likidong apoy. Napakahaba na din ang buhok nito na kulay luntian at halos magsilbi ng kaba. May mga nagsasanga-sanga din itong sungay sa kanyang noo at meron itong hawak-hawak na sibat na gawa sa ugat ng isang matandang puno. Malasakambing din ang mga paa nito at ang mga balahibo nito sa katawan ay katulad ng lumot. May butas din ito sa kanyang dibdib na parabang nagsisimbolo sa kanilang mga nilalang na sinasakyan. Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan ay ang pagwika naman ng pinuno ng mga intiwar ng "Kung nais niyong mabuhay ngayong gabi, kinakailangan ninyo ng himala. Sinasabi ko na sa iyo, Ermetanyo, hindi mo na kami kakayanin sa antas mong kinalalagyan ngayong pangkasalukuyan. Ano pa ang silbi ng mga disipulo mo kung napakalayo ng agwat ng aming mga kakayahan?" Dahil sa tanging si Ermetanyong Tasyo at si Eseng lamang ang nakakaunawa, nananatiling naging palaisipan naman para sa iilan niyang mga kapatid kung ano ang pinagsasasabi nito. Halos hindi nila noon nagawang maintindihan ang sinasabi ng nilalang, kaya wala silang kaide-ideya sa nais gawin ito sa kanilang pangkat. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nangang napaikutan ng mga intiwar ang kanilang panig na siyang gumunaw ng kanilang pag-asang mabuhay. Sa puntong yon, alam nilang hindi na makakatulong ang tinawag ni Ermetanyong Tasyo dahil sa dahan-dahang pagkalusaw ng mga ito. Alam nilang naabot na ng kanilang guro ang sukdulan ng kanyang kakayahan, kaya na may wala na itong natitirang lakas upang panatilihin ang mga pigurang kanyang tinawag. Kasabay ng paglaho ng mga aninong yon ay ang pagluhod ni Ermetanyong Tasyo sa lupa habang naghahabol ng kanyang hininga. "Lolo Tasyo, tatagan ninyo ang inyong loob. Hahanap kami ng paraan upang matakasan natin ang sigalot na ito. Habang may buhay, may pag-asa pa, kaya huwag kayong sumuko." Sigaw dito ni Eseng nang makita niya itong nanghihina. Pasensya ka na, Eseng, ha? Hindi ko inaasahan na magagapi na ang aking katawan ng aking katandaan. Kung nasa murang gulang pa lang sana ako, hindi tayo magkakaproblema ng ganito. Nanghihinang sagot naman ni Ermetanyong Tasyo.
Sa pagsilay naman dito nila Manong Timo, ay mabilisan din naman nila itong inalalayan upang protektahan at ilayo sa mga nilalang. Subalit kahit saan sila noon dumako, alam nilang wala na silang mapupuntahan. Ang tanging ginawa na lamang ng mga ito ay ang pagkublian si Ermitanyong Tasyo sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Wala na ring aswang noon sa paligid, kung kaya't panatag silang walang mandaragit sa langit. Nang masipat ni Eseng na wala na silang pag-asa, muli na namang lumitaw ang isang matandang hukluban sa kanyang harapan. Gulat na gulat siya noong mga oras na yon, gawa nang ang matandang kanyang nasilayan ay ang mismong matandang nag-alok sa kanya ng kapangyarihan. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyang naglaho sa harapan ni Eseng ang lahat ng kanyang mga kapatid at mga intiwar sa paligid. Hindi niya alam noon ang mga nangyayari, kung kaya't pinili niyang manatili sa kanyang kinatatayuan. Sa muling pagsilay niya sa kanyang harapan, muling bumungad sa kanya ang isang matandang nagliliwanag. Sa sobrang liwanag nito sa kanyang buong katawan, ay halos mapagkamala na ito ni Eseng na isang banal na nilalang. Ngunit pilit niya itong iwinawaklit sa kanyang isipan dahil sa matinding pagpapayo ng duwendeng kanyang gabay. Eseng, nais mo bang mailigtas ang iyong mga kapatid sa kamay ng iyong mga kalaban? Sumama ka sa akin at ako ang iyong magiging karunungan at kapangyarihan. Walang imposible sa atin kahit naisin mo mang pagharian ang mga taong minamahal ng iyong kinikilalang Diyos. Magiging ikaw na mismo ang Diyos, Eseng, kung buong puso mo kong tatanggapin at papapasukin. Wika ng matanda. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, ay halos malunod na siya sa lahat ng ipinangako ng demonyo. Alam niyang demonyo ang kanyang kaharap noon, subalit siya ay labis na naguguluhan dahil kagaya ng mga banal na nilalang, nagtataglay din ito ng kabanalan. Marahil ay isang pagbabalat kayo lamang yon ng nilalang upang siya ay hatakin patungo sa dome ng kanyang kapangyarihan. Nang mapagtanto ni Eseng na isa lamang itong patibong, pinili niyang bitawan ang kanyang mga dalang armas habang dahan-dahang lumuluhod at nananalangin. Yun na lamang ang naisip na paraan ni Eseng upang maging malinaw ang kanyang kaisipan at mawala ang anumang bahid ng panlilinlang ng Diablo. Tanging sa Ama lamang nananalangin noon si Eseng at wala ng iba. Iniiwasan niya din noong manalangin sa mga anghel, sapagkat kagaya ng tao, sila din ay mababa sa paningin ng Ama. Labis-labis kasi siyang naniniwala na merong iisang tunay na Panginoon lamang na makapangyarihan sa lahat. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananalangin sa Diyos Ama, ay ang dahan-dahan namang paglaho ng matandang nasa kanyang harapan. Sumisigaw ang nilalang na yon habang patuloy itong nag-uusal ng mga orasyong para sa demonyo. Ramdam na ramdam din niya ang bawat paghaplos ng mga kamay nito sa kanya, subalit hindi siya nakakaramdam ng takot sa kanyang espiritu. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nangang nawala ang kamay ng Diablo at kasabay nito ang pagbalik ng buong katahimikan sa paligid. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang nakahandusay na katawan ng kanyang mga kapatid at ng kanyang maestro. Sa pagsilay niya rito, dali-dali naman niya itong tinulungan
upang malaman kung ito ay mga buhay pa o patay na. Nang masipad niyang lahat ng kanyang mga kapatid ay humihinga, agad din namang nawala ang kanyang pag-aalala. Manong Tibo! Barok! Gising! Wika ni Esseng habang pinagtatatapik ang mga ito. Nang iminulat na ni Barok ang kanyang mga mata, agad din namang lumapit si Esseng sa kinaroroonan ni Ermitanyong Tasyo upang ito ay tulungan. Matapos nilang magising ang lahat ng kanilang kasama, napagpasyahan nilang bumalik na sa kanilang kubo upang magpahinga. Hindi na muna nila inisip ang nangyari sa mga intiwar, kung papaano ito nawala na parang bula. Maging kay Ermitanyong Tasyo noon ay naging palaisipan sa pagkakawala ng kanilang mga kalaban sa hindi malamang dahilan. Wala din naman kasi siyang nakikita noong rason upang umatras ang mga nilalang na yon sa hanay na kanilang pinaninindigan. Ang buong akala kasi noon ng Ermitanyo, tuluyan na silang nasukol ng mga ito. Kung nagkataong hindi naglaho ang mga intiwar, maaaring doon ding mismong gabi ay ang naging kamatayan nilang lahat. Habang sila ay nagpapahinga, panay naman ang pagtanong ni Esseng sa kanyang mga kapatid. Kinakausap niya ito isa-isa sa pagbabaka sakaling merong nakasaksi sa pag-alis ng mga intiwar. Hindi yun umalis, Esseng. Merong humugot na puwersa sa mga nilalang na yon, kaya lumayas ito sa ating harapan. Mahirap ang sabihin, pero ang pinanggalingan ng puwersang yon ay ikaw. Labis-labis ako nagpapasalamat sa iyo, kapatid. Gawa ng nagawa mong iligtas ang ating mga sarili sa tsak na kamatayan. Wika ni Julio. Ha? Paano nga ako, Julio? Walang wish ako sa aking katawan noong nawala ang mga intiwar. Nagtatakang sagot naman ni Esseng. Dahil sa sinabi noon ni Julio, ay halos pagtinginan si Esseng ng kanyang mga kapatid. Halos lahat kasi sa mga ito ay nagkaroon ng mga katanungan sa kanilang isipan. Kung papaano nagawang maitaboy ni Esseng ang mga nilalang. Alam nilang walang kakayahan si Esseng na magtaboy sa mga ito sa kadahilanan hindi ngayon nagawa ng kanilang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang diskusyon, hindi na napigilang magsalita ni Ermitanyong Tasyo ukol sa mga nangyari. Huwag na kayong magtaka sa nagawa kanina ni Esseng. Hindi nyo alam, baka siya ay ginagabayan at binigyan ng pangalawang buhay ng Panginoon. Ang kanyang pananampalataya sa Ama ay dahan-dahang tumataas ang antas. Maging masaya na lamang tayo dahil nagawa nating makaligtas ngayong gabing ito. Hanga ako sa iyo, Esseng. Lubusan akong humahanga. Dahil sa kabila ng iyong napagdaanan, nananatili pa rin ang lakas ng pananampalataya mo sa ating Ama. Tunay ngang pinuno ka ng isang pangkat ng mga dalubhasang antingero. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Dahil sa sinabi ng kanilang guro, wala nang nagawang umimik sa kanilang magkakapatid. Aminado silang totoo ang sinasabi ni Ermitanyong Tasyo kung kaya't naging posible ang mga nangyari noong gabi. Kinabukasan, maaga pa silang gumising dahil sa mga trabahong nakaatang sa kanilang mga balikat. Sila Manong Timuna muna noon ang nangaingin at sila Esseng at Julio ang naglibing ng mga abo ng mga namatay na nilalang sa digmaan. Inaasahan na nilang abo na lamang ang kanilang madadatnan sa labas ng kanilang bakuran dahil sa alam nilang hindi palalagpasin ng mga intiwar ang bawat bangkay ng mga nilalang na nasa kanilang panig. Sa sobrang dami ng abo noong nakakalat, ay halos mabura na sa lupa ang mga damong nananahan roon.
Eseng, maaari bang ikwento mo sa akin ang mga nangyari? Wika ni Julio habang sila ay nagwawalis. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, bakas sa kanyang pagmumuka ang pagkasabik sa pagkukwento ng mga kaganapan kay Julio. Kagabi niya pa kasi noong hinihintay ang tanong na yon upang magawa niyang maisalaysay ang buong pangyayari. Ngunit dahil sa pagod silang lahat, hindi na ito muling sumagi sa kanyang isipan. Habang patuloy sila noong nagwawalis sa paligid, seryoso namang nagkukwento noon si Eseng. Matapos niyang mailahad ang kanyang mga naranasan sa kanyang kapatid, ay halos maging ito, hindi magawang makapaniwala sa mga nangyari. Maraming katanungan noon ang pumasok sa isipan ni Julio, ngunit walang kakayahan si Eseng na sagutin ang lahat ng yon. Wala kasing gaanong kaide-ideya noon si Eseng kung bakit patuloy siyang sinusundan ng isang diablong merong kakaibang taglay na napakalakas na presensya. Mag-iingat ka sa diablong yun, Eseng, dahil hindi yun titigil hanggat hindi ka niya nakukuha. Tandaan mo, kapag merong kang kailangan o nais, huwag kang magdadalawang isip na kami ay lapitan. Walang traitor sa atin, kaya makakaasa ka sa amin tulong. Wika ni Julio. Para sa mga hindi nakakaalam, si Julio nga pala ay merong sakit sa pag-iisip, pero nilalabanan niya ito. Salamat, Julio, ah. Kayo na lamang kasi ang pamilya ko, kaya alam kong maaasahan ko kayo. Sagot naman dito ni Eseng. Matapos nilang makapagwalis, ay agad din naman silang bumalik sa loob ng pamamahay ni Ermetanyong Tasyo. Nadatna nila itong naghahanda ng kanyang mga kagamitan bilang karagdagang proteksyon sa paglalim ng gabi. Alam nilang hindi titigil ang mga intiwar hanggat hindi nila nakukuha sa tahanan ng Ermetanyo ang kanilang nais. Anong oras uuwi ang mga kapatid mo, Eseng? Sinabihan mo ba ang mga yon na huwag magpapagabi sa daan? Tanong ni Ermetanyong Tasyo. Oho, Lolo Tasyo. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw ang mga paalalang ibinigay ko sa kanila. Huwag ho kayo mag-alala. Maya-maya lang, magsisisulputan lang ang mga yon na parang mga kabuti. Sagot naman ni Eseng. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang tinulungan ang kanilang guro sa pag-aayos ng kanilang ibabaong pangontra. Kinakailangan kasi nila yung maibaon papaikot sa kanilang tahanan bago sumapit ang takipsilim. Inaasahan na nila noong muling babalik ang mga intiwar na daladala ang mga nilalang na nasa panig at hukbo ng kanilang uri. Iniba na din noon ni Ermetanyong Tasyo ang kanyang mga ililibing na pangontra upang hindi yon magawang mabasag ng nilalang na nagpakita sa kanila noong nagdaang gabi. Ang nilalang na may kakayahang magpasawalang bisa ng mga harang ni Ermetanyong Tasyo, ang labis nilang ikinakabahala. Alam kasi nilang yon ang kanilang problema upang magawa nilang maiwasan ang mga intiwar na nasa paligid. Sa pagsapit ng alas 4 ng hapon, matagumpay namang nakauwi ang magkakapatid sa kanilang tinitirhan. Meron itong daladalang mga pagkain habang masayang nag-uusap. Sa pagsilay dito ni Eseng, hindi niya mapigilang magalit sa mga ito dahil parabang minamaliit nila ang kanilang kalaban. Manong Timo! Ba't naman ho ganyan ang asal nila mako? Sa akto nila, parang hindi sila nakakaramdam ng takot sa mga intiwara. Kami dito halos maganda bali-bali ng aming mga kamay. Kakagawa ng pangontra. Pero sila nagagawa pang magsaya. Wika dito ni Eseng. Nang marinig ito nila Makot, agad din namang tumahimik ang mga ito
at ibinaling ang kanilang mga paningin sa papag na kanilang nilalakaran. Pasensya ka na, Eseng, ha? Ito lang kasi yung naiisip naming paraan para makalimutan ang mga nangyari. Kung alam naman naming masama ito sa iyong paningin, edi sana, hindi na namin ito ginawa. Kaya pasensya ka na. Paliwanag naman ni Makot. Hayaan mo na yun, Makot. Ayos lang. Pasensya ka na din, ha? Medyo nag-aalala kasi ako para sa ating mga buhay. Sagot naman dito ni Eseng. Matapos nilang mag-usap, agad din namang nagsitulong ang magkakapatid sa kanilang mga gawain. Dahil sa kanilang pagtutulungan, nagawa nilang maibaon ang lahat ng kanilang kinakailangang pangontra sa pagsapit ng gabi. Nang pumatak na ang lalim ng gabi, maigi namang nagbantay sila Eseng sa buong paligid. Lahat sila noon ay walang pagnanais na matulog sa kadahilan ng inaasahan nila ang pagbalik ng mga intiwar. Pinatay din nila ang lahat ng gaserang may liwanag sa loob ng tahanan ni Ermitanyong Tasyo upang hindi sila magawang masilayan ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang merong lumitaw na tatlong bruha sa mismong entradang pinto ng kanilang tahanan. Hindi nagagawang makapasok ng mga ito sa kadahilan ng napakaraming baong pangontra sa paligid. Tanging pagtayo lamang ang kanilang ginagawa na parabang naghihintay ito ng kanilang mga kasama. Habang nagmamasid ang mga ito sa paligid, panay naman ang kanilang pagtawa na parabang minamaliit nila ang kakayahan ng pangkat ni Ermitanyong Tasyo. Sa pagpapatuloy ng pagmasid ng mga bruha sa paligid, paisa-isa namang nagsisisulputan ang mga intiwar sa labas ng kanilang bakuran. Kagaya ng nasilayan nila noong nagdaang gabi, nakasakay pa rin ang mga ito sa kanilang sinasakyan na hindi nila mawari kung anong klase ng uri ito na papabilang. Habang patuloy na tumataas noon ang tensyon sa paligid, bigla din namang lumabas ang kanyang gabay upang makiisa sa pagpapatuloy ng digmaang naantala. Eseng, naalala mo pa ba yung ginawa mo kagabi? Kung makakaya mo pang ulitin ang bagay na yon, sigurado akong walang mangyayaring laban ngayong gabi. Isipin mo, Eseng, hindi pa natin magagamit ang ating buong lakas dahil masyado nating inabuso ang kakayahan ng ating mga katawan. Wika ni Julio. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, agad din naman itong lumuhod at nag-umpisang manalangin. Nang masipat siyang nananalangin sa ama ni Ermitanyong Tasyo, ay ninais na din siya nitong sabayan. Ganon din ang ginawa nila Manong Timo upang magbakasakaling mailigtas sila ng panalangin sa tiyak na kapahamakan. Kapag kayo ay mananalangin, huwag kayong mag-isip na kahit na anong intensyon. Manalangin kayo sa pinakasentro ng inyong mga puso upang magawa kayong marinig ng ating amang nasa ikatlong langit. Alam na niya ang ating ipagdarasal, subalit kinakailangan niya lamang itong marinig sa ating mga puso upang magawa niya tayong matulungan. Pananalig mga kapatid sa kakayahan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Wika ni Eseng. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglakas naman ng kanyang panalangin upang iparinig sa mga intiwar ang kanilang ginagawa. Ilang oras pa ang lumipas, wala ni isa sa mga ito ang nagawang gumambala. Halos hindi nila nagawang makalapit sa tahanan ni Ermitanyong Tasyo na labis na ikinagulat nila Julio. Nang maramdaman nilang wala na ang mga nilalang sa paligid, doon pa lamang nila napagpasyahan na itigil ang kanilang pagdarasal. Masaya ko, Eseng, dahil nagawa mong matutunan ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundong ito.
isa kang anghenyo. Kaya labis akong humahanga sa iyo at sa iyong mga kapatid. Wika ni Ermetanyong Tasyo pagtayo nila sa kanilang niluluhuran. Dahil sa mga nangyaring yun, kung kaya't napagpasyahan ng Ermetanyo na ilahad sa kanyang mga disipulo ang mga bagay na maaaring makatulong sa kanila laban sa mga intiwar. Huwag kayong maging panatag dahil hindi maituturing na tagumpay ang gabing ito. Isa lamang itong babala sa mga intiwar sa kanilang nalalapit na paghahanda upang lusubin ang ating tahanan. Wika ni Ermetanyong Tasyo. Ermetanyong Tasyo, bigyan niyo pa ho kami ng mutsa para magawa naming ibigay ang digmaang hinahanap ng mga intiwar. Hanggat buhay ang mga yan, hindi tayo titigilan yan eh. Sagot naman ni Makot. Hanga ko sa pananalig mo, iho. Subalit ang paggamit sa kakayahan ng mutsa ay hindi natututunan sa madaling paraan. Kinakailangan mo itong bigyan ng oras at panahon upang pasang-ayunin ang gumagabay nito sa iyong mga nais. Ang ibinigay ko sa inyong mga mutsa ay merong pinaamong mga gabay, kaya hindi kayo nahirapan sa paggamit nito. Kaya kung nagnanais kayong muling humingi sa akin ng ganyang klaseng karga, ay ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na akong ganyang uring taglay. Wika ni Ermetanyong Tasyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpasok naman sa isipan ni Eseng ng mutsang kanyang nasilayan sa dati nilang tirahan. Halos hindi niya mawari noon kung bakit nagawa niya itong maalala. Dahil sa nalalapit na noon ang Biyernes Santo, napagpasyahan niyang hintayin na lamang ang araw na yon. Alam niya kasing upang magamit niya ng husto ang kakayahan ng mutsa ng Nara, kinakailangan niyang patayin ang gabay nito sa pagkabuhay ni Kristo. Sa paglipas pa ng mga araw, matinding pagpopoder na ang ginawa ni Eseng sa kanyang katawan. Iniiwasan niya din noong kumain ng mga bagay na merong kaugnayan sa espiritu ng mga nilalang upang hindi manghina ang ikinakarga niyang usal. Sa bawat gabing dumaraan, patuloy pa rin silang ginagambala ng mga intiwar na hindi naglaon ay nasanay na lamang sila sa mga ito. Kahit mapuno ng putik ang bubong ng kanilang tahanan, pinipili pa rin nilang umiwas sa pakikidigma sa mga nilalang. Hindi yung kaduwagan kung maituturing dahil sa naghahanda lamang sila ng tamang pagkakataon. Okay, yung 12 tsaka 13 siguro bukas ng morning tsaka tanghali. Pagsabayin na natin para dire-diretso kasi anong oras na rin eh. Pag gantong oras kasi medyo patay yung views natin kaya hindi agad umaangat. Ito na yung pinakalas na upload natin para sa gabi. Bukas maglalapag ulit tayo ng dalawa. Yun lang. Salamat.